Hello guys, Brains here and welcome back ulit sa ating channel. Yan guys, for today's video natin, pag-uusapan natin ito kung ano nga ba yung mas maganda i-monetize itong Facebook page o yung ating mga professional profile. Kung hanggang ngayon guys, nag-iisip ka pa kung ano ba yung gagamitin mo sa dalawa, kung naka-professional profile ka right now at gusto mong mag-switch to Facebook page, is panoorin mo itong video natin para maintindihan mo at hope na makatulong sa ito. Pero syempre, bago tayo mag-start, kung bago ka lang sa channel natin, please like this video and follow our Facebook page and subscribe sa ating YouTube channel. And syempre, huwag mong kakalimutan i-hit yung ating notification bell para lagi kang updated sa mga tutorial videos natin. Okay guys, tingnan natin kung ano nga ba talaga yung mas magandang i-monetize. Ito bang Facebook page or yung ating mga professional profile, okay? Meron tayo dito naka-prepare na presentation guys. Okay, let's see. Okay, ano nga ba yung difference nilang dalawa, itong Facebook page and professional profile, okay? Dahil sa patuloy na update ni Facebook Meta, halos meron ng tools and features ng Facebook page ang ating mga professional profile, okay? Kita naman natin yan guys, yung mga features and tools na meron sa Facebook page is meron na rin yung ating mga professional profile, okay? Tulad ng, okay, available na ngayon sa professional profile ang insights, okay? Analytics, scheduling posts, running ads, branded content tagging, and yung collaboration. Lahat naman ng mga tools na to, meron sa Facebook page. And right now, sa pag-update ni Facebook Meta, is meron na rin siya sa ating mga professional profile. Ito yung question guys, ano nga ba yung particular? At para saan mo gagamitin yung iyong imo-monetize na account? Itong Facebook page at yung professional profile, okay? And para saan mo ba gagamitin guys? For example, kung ikaw ba ay gagamitin mo yung Facebook page para sa pag-promote ng brand or business mo? Or gusto mo lang din naman na mag-share ng iyong mga videos and mga hobbies mo and mga reels mo sa iyong professional profile. Okay, tingnan natin guys. Okay guys, magkakaroon tayo ng advantage and disadvantage ng bawat isa. Okay, simulan natin sa professional profile. Ano nga ba yung advantage nito? Okay, first, professional profile is a personal account that individuals use to connect with friends and families. So guys, so alam naman natin yung ating mga profile before, hindi pa uso yung monetization ni Facebook sa ating mga profile is talagang gamit lang naman natin siya pang personal, okay? Pang message, pang contact sa ating mga families and friends. And right now na meron na ngayon monetization ni Facebook is pwede na natin siyang pagkakitaan o pwede na tayo mag-earn sa ating mga videos and mga reels, okay? So tingnan natin guys kung ano nga ba yung advantage ng paggamit ng professional profile sa monetization, okay? Okay guys, first advantage is hindi mo na kailangan maging techie sa pag-create ng bagong page. Okay guys, so madali lang din naman mag-setup ng ating mga profile para maging professional siya is ito-turn on mo lang naman yung professional mode sa ating profile, okay? Meron tayong tutorial yan guys, kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko dito sa taas and pati sa ating description sa baba para mapanood nyo. So meron tayong tutorial about dun guys, may full guide tayo kung paano nga ba sisimulang kumita sa Facebook, which is yung pag-turn on ng professional mode. Okay, second advantage guys sa paggamit ng professional profile is pagka-turn on mo ng iyong professional mode is automatic may followers ka na agad dahil yung mga friends mo is automatic na mako-convert siya into your followers, okay? Okay, reminders guys, bago mo i-turn on yung iyong professional mode ng iyong profile is punta ka dun sa friend request mo and accept mo na lahat ng iyong mga friend request para once na tin-turn on mo yung professional mode ng iyong profile is automatic na lahat ng friends mo is mako-convert na siya into followers. Like for example guys, sa in-stream ad, requirements ni in-stream ads para ma-monetize ka is kailangan mo ng 5,000 followers. Okay, kung meron kang more than 5,000 friends at kapag turn on mo ng iyong professional mode ng iyong profile is automatic na reach mo agad yung eligibility requirements ni in-stream ads. Okay, so isa yun sa advantage talaga ng paggamit ng professional profile. Okay, next advantage is may mga viewers ka na agad na manonood and magre-react sa mga content mo, okay? Immediately guys, kasi once na-turn on mo na yung professional mode ng iyong profile is meron ka na agad mga viewers, may mga followers ka na agad na pwedeng manood ng mga videos na i-upload mo. So, pwede sila mag-react, mag-comment, and syempre, pwede rin nilang i-share yon. So, magiging magandang impact yon para mabilis na ma-boost and lumaki agad yung audience mo. Okay, tingnan naman natin guys kung ano nga ba yung disadvantage ng paggamit naman ng professional profile. Okay, so ang pinaka-disadvantage niya talaga is magiging magulo ang profile mo dahil magkakahalo ang content mo at personal reels and videos mo. Okay guys, so ito yung sinasabi natin na once na ang gamit mo is professional profile, since gamit mo siya for personal,
At meron kang binubuo na content, for example, is about sa cooking. And marami ka na naging followers na nanonood ng mga videos mo about sa pagluluto. And then suddenly, naisipan mo na mag-post ng personal videos mo. Mag-post ng personal videos mo nang nag-aalaga ka ng aso, nag-aalaga ka ng pusa at ng anak mo. So magiging magulo yung mga manonood sa'yo kasi biglang nag-iba yung videos na in-upload mo. So, ang technically yung mangyayari is sasabihin nila or may isip nila na hindi naman seryoso yung creator na to. So, mag-unfollow na lang ako. So, medyo magiging magulo siya para sa mga nag-follow sa'yo dahil dun sa ina-upload mo sa mga nauna mong videos like yung pagluluto. So, isa yun guys sa talagang disadvantage ng paggamit ng professional profile. Pero pwede naman kung professional profile ang gamit mo at magpo-focus ka lang naman sa isang mong niche or isang content mo na ipopost. So, depende pa rin yun guys sa paggamit mo kung ano nga ba yung mga videos na i-upload mo. Okay guys, dito naman tayo sa Facebook page. Okay, ano nga ba yung advantage ng paggamit ng Facebook page sa monetization, okay? Okay guys, first advantage ng Facebook page is magiging malinis ang content mo dahil hindi nakahalo ang personal videos and reels mo, okay? Okay guys, so magiging kabaligtaran to ng professional profile na magulo. So since dito is advantage talaga niya is magiging malinis, okay, yung videos mo dahil walang nakahalong personal mga videos mo, okay? So nakafocus ka lang dun sa content or mga videos na ina-upload mo. And second advantage naman is makakapag-establish ka ng sarili mong brand dahil nakapokus ka sa isang niche of content at makakapag-target ka ng specific audience mo. Yun guys yung pinakamaganda talaga sa Facebook page kasi kung binibuild mo talaga, like for example, yung una nating example kanina na niche mo is yung pagluluto, is magpo-focus ka lang doon at lahat ng mga i-upload mong videos is all about sa pagluluto, okay? Style ng pagluluto, iba't ibang klaseng recipes, at syempre lahat ng mga pinaka-target mo talagang makuha mga followers is yung mga mahilig sa pagluluto, yung mga ano, probably yung mga nanay na mahilig magluto, gumawa ng recipe, at maghanap ng mga panibagong way kung paano ang tamang pagluto, okay? So what I mean guys is yung magkakaroon ka talaga ng mga audience, specific audience according kung ano yung niche ng content mo, okay? Okay, tingnan naman natin kung ano ba yung disadvantage ng paggamit ng Facebook page. Okay, ang disadvantage naman na ito guys na nakikita ko, ang pag-setup ng page ay very time consuming at nagre-require ng technical knowledge. Totoo naman yun guys kasi sa pag-build mo ng Facebook page, hindi siya agad-agad na meron ka agad na nakatulad ng professional profile na ito turn on mo lang naman yung professional mode. So, eto kasi guys is marami kang setup na gagawin. So, magsisimula ka from umpisa. Iisa-isahin mo yan. So, magkakaroon ka ng pag-setup ng location, yung something ganun sa Facebook page mo. And then, lahat no, medyo matagal bago ka makapag-build ng audience kasi mag-uumpisa ka sa simula, okay? At isa pa sa disadvantage ng Facebook page is zero followers ka pa lang, okay? Kaya kailangan mong i-promote at mag-build ng audience nang mabilis through running ads, okay? Na magiging mahirap lalo na kung wala ka namang malaking budget. So yun nga guys, kapag Facebook page ang gamit mo is wala ka pa talagang followers. So magi-start talaga sa simula. So kakailanganin mo talagang mag-build ng audience sa pamamagitan ng pag-run ng ads, okay? So para mas mabilis ka magkaroon ng mga followers at mga manonood ng videos mo, okay? So kakailanganin mo talaga ng pera para makapag-run ka ng ads, okay? So magiging mahirap siya especially kung wala ka naman talagang malaking budget. So isa 'yun sa magiging disadvantage ng pag-run ng Facebook page, okay? Okay guys, so keep in mind so sa paggamit ng Facebook page man or yung professional profile natin, okay? First is, walang basihan na mas mabilis ka ma-monetize kapag Facebook page ang gamit mo. So may isang nag-comment pala sa YouTube ko na sinasabi niya na mas mabilis daw ma-monetize kapag Facebook page ang gamit mo. So ang sabi ko naman, walang basihan yon ma'am. Hindi naman talaga naka-base kung Facebook page ang gagamitin mo at yun ang magiging dahilan para ma-monetize ka agad, okay? And second, wala ring basihan na mas malaki ang magiging earnings mo kung Facebook page ang gamit mo or vice versa, okay? So wala talagang basis guys kung ano yung na mas malaki yung earnings mo kung gagamitin mo yung Facebook page at kung gagamitin mo din naman yung professional profile. So wala talagang basis yun guys. And yung last is hindi rin apektado ang dami ng views and earnings mo kung Facebook page ang gagamitin mo or yung professional profile. Okay guys, walang connection guys kung alin sa dalawa yung gagamitin mo na hindi porket sinabi natin na gumamit ako ng Facebook page, ayun yung imo-monetize ko is mas maraming views ang mangyayari or mas malaki yung kita. Okay, vice versa kung professional profile man yan, is wala ring basis, hindi yun apektado sa para dumaman na mas marami yung views mo and mas malaki yung earnings mo kapag professional profile ang gamit mo. So, inulit natin guys, hindi apektado ang views and earnings mo alin man sa dalawa yung gagamitin mo, okay?
Okay guys, nandito na tayo sa conclusion. May kasama na tong recommendation. Importante i-consider mo muna kung anong business goal mo at yung target audience mo. Okay guys, so i-consider natin kung ano ba yung reason o ano ba yung goal natin kung bakit natin mo-monetize itong Facebook page man or yung profile natin. Okay, so isipin din natin guys kung ano nga ba talaga yung target natin na audience. Okay, kung magpo-focus tayo dun sa isang audience lang, kung anong niche natin at yung mga target audience natin. Okay, i-consider natin yan. And next na dapat natin gawin is kung gusto mo ng free and easy to set up, pwede ka na mag-start sa professional profile. Okay, so yun lang din naman yun guys. Kung nagmamadali ka, lumipad ka. Lumipad ka! Hindi, joke lang. So ibig sabihin guys, kung nagmamadali ka, pwede ka naman na mag-start sa professional profile. So free and easy to set up lang din naman yung professional profile. In an instant, pwede ka na mag-post and pwede ka na mag-promote ng yung mga videos and mga reels mo kapag professional profile yung gamit mo. So dahil easy to set up lang din naman siya. And next is kung wala ka pang malaking budget for promotion, maybe professional profile will be a good start for you. So yun lang din naman guys, kung talagang nagmamadali ka nga talaga, no? Professional profile, pwede ka na mag-start kasi hindi mo naman na kailangan din mag-run ng ads dahil may mga friends ka na manonood agad ng mga videos mo, okay? Okay, next guys is ito nga, consider mo din kung anong type of content ang ipopost mo. Okay, doon tayo babagsak guys sa niche. Okay, so kung ano yung content natin, dapat doon tayo nakafocus. Okay, so yun dapat yung bibigyan natin ng consideration kung ano ba yung ipopost natin. Okay, okay, next is Facebook page offers more advanced features and larger audience, kaya lang it requires more time and resources to set up and to maintain. Okay, so yun lang din naman guys. So tulad ng sinabi ko kanina, sa Facebook profile madali lang naman siya i-set up dahil ito turn on mo lang yung professional mode. So pagdating sa Facebook page, medyo kailangan medyo techie ka dahil marami kang dapat na i-set up. Okay, so since ang Facebook page is right now, siya pa lang ngayon ang nabu-view sa business suite. Okay, so lahat ng mga updates ni Meta is sa Facebook page lahat nandun. Okay, so medyo dapat techie ka. So kaya ngayon mga maraming naninibago ngayon sa paggamit ng business suite kasi nasanay na sa Creator Studio. So medyo kailangan medyo techie ka dahil right now ang nakaka-access pa lang ng business suite is yung mga naka-Facebook page. Okay? And isang bagay pa, yun medyo time-consuming talaga at yung pag-maintain ng Facebook page. Dapat kailangan din na consistent ka dun sa pag-upload mo and sa pag-manage and sa pag-maintain ng audience mo. Okay? And next is Facebook page is better for professional and promotional content. Okay, so yun din naman yun guys. Sa paggamit nga ng Facebook page, medyo mas maganda kesa dun sa professional profile dahil nakafocus ka lang sa isang niche and brand mo. So medyo maganda yung dating niya dahil maayos-ayos siya. Maganda siya for promotional content, okay? And last naman is while professional is best suited for personal updates and informal content. Okay, so yun din lang din naman yun guys kapag professional profile gamit na kahit informal lang since ang nirepresent mo lang naman is yung sarili mo, no? So pwede kang mag-post ng mga informal content like yung mga vlogs mo or yung mga hobbies mo. So pwede kang mag-post ng mga personal videos mo. Mas maganda talaga siya for personal updates. So yun talaga yung distinguish ng paggamit ng professional profile or yung profile mo na gagamitin mo for monetization. Okay guys, so yun yung video natin kung ano nga ba yung mas magandang i-monetize, yung Facebook page or professional profile. Okay, so yun lang din naman guys. Depende talaga sa'yo kung ano yung i-monetize mo. Okay, depende kasi yan sa goal mo and kung ano yung target audience mo. Okay, depende rin yan sa budget mo. And depende kung ano yung mga i-upload mo at kung saan mo to gagamitin, okay? So I hope nakatulong tong video natin guys para makapag-isip ka or makapag-decide ka kung ano ba yung i-monetize mo talaga, okay? So kung nagustuhan mo tong video na to at marami ka natutunan, please like this video and follow sa ating Facebook page and syempre subscribe sa ating YouTube channel guys. And syempre huwag mo kakalimutan i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga tutorial videos natin tulad nito, okay? So maraming salamat guys sa panonood. See you on our next video. Peace out and God bless. Thank you guys.